Hello mga boss, welcome sa part 2 with you sa binasa natin. Nakita ninyong bagong upload video natin. So, welcome po ulit sa part 2 sa videong ito, sa ganitong klaseng marka. So, sa nakakita dun sa part 1 video mga boss ay napailiwanag ko sa inyo kung saan ito mahanap at makikita. At pati dito, ito yung dot heart. Ibig sabihin sa heart treasure. At ito, kukunan natin to ng measurement din. Ito at doon, kukunan natin. At ito yung lalagyan natin ng measurement dahil andito ito sa loob ng parte nito sa lupa na to. Kasi dito mga boss, papakita ko lang sa inyo mamaya ang isang mapa din sa tabing ilog. Pero nakapareho. Pero di ko siya maituro kung saan banda dyan sa kabila, kung saan yung sintro, dahil hindi na sa amin ang lupa na yan mga boss. Kaya ito lang yung maipapakita ko sa inyo. Itong gilid na to, kunan natin siya ng measurement gamit ang kompas. Kukunan natin dito ng degree. At sa kahapon, at sa part 1, ito pinaliwanag ko na sa inyo at saan ito nakuha, saan ito nakikita. Ito siyang line mga boss. Ito yung kanal na sinasabi natin na 10 degree. Ito siya. Na line na connected dito. So kahapon mga boss, wala pa to. Ngayon lang to kasi nag-harvest sila ng rambutan. So, mayroon akong dalang whiteboard dito para mas clear at klaro sa pagkuha natin ng degree dito, bawat gilid. At kung mapansin natin ang loob, ay klaro ang dot niya mga boss. Ayan o. Kaya bakit kukunan ko siya ng degree? Dahil sa tabing ilog to ay ihambing natin doon sa unang stone map na na-remap ko na din dito, na-record ko na din mga boss sa unang video ko. Medyo ko lang nakalimutan kung saan ko siya na-upload, sa Huawei 360 ba or sa Dr. Ana Estobar. So ayan yung dot. So ibig sabihin ng prospect treasure spot sa tunay is ito. Sa unang decode ko nito mga boss, doon sa unang stone map, ang isang dot dito ay nagtuturo doon sa Chinese bamboo. Dito siya. So titignan natin kung pareho doon, kasi ayan oh, klarong-klaro. Continue siya mga boss. So, may dala naman tayong kompas kaya kukunan natin ang degree. Ito yung gilid, oh. Uyahin lang natin. Ito yung dot. Ito siya ang line. Ito yung dot kibale na dalawang dot, parang numero 8 siya na dot. Tapos palawak na dito. Tapos isang dot paloob. Ayan siya, dito sa gilid. Ang dot. Dito, mayroon dot dito mga boss. Sa gilid. C ang forma. Kaya guhit natin dito ang formang C.
Kasi ihahambing natin sa unang stone map na nabasa natin, na na-content na rin natin, na naipakita ko sa inyo. Kaya kailangan kunan to siya ng degree. At ito pa, dot pa dito, oh, malaki. At mababaw lang na dot. So nag-triangle siya. Ayan. Mababaw lang na dot. So ayan yung compass natin, mga boss. So in-assure ko sa inyo, mga boss, na walang magnetic ito, dahil ito yung prospect na treasure spot. At hindi naman siya connected kung saan nagtuturo yung direction. Kung ito, ibase natin to arrow, ito yung pino, straight siya papunta dito. Mayroon din ibang basa rin dito, pero naituro ko na to kahapon. Kasi ito yung sinasabi ko na alignment east and west. Ayan siya, mga boss, na 20 degree alignment east and west, pati dito. Pero ang tinuturo niya dito is countersign, dahil kung ang dot ang tinutukoy, wala dito ang dot na klaro, baliktad. Kaya ibig sabihin, iwawala ka niya, mga boss. Pero ang travel to, travel tong araw na to, papunta dito sa bandang east, na nagkamarka siya rito ng 20 degree. Pero di masasabing pwedeng 20 meters ay convert natin yung degree sa 20 degree to 20 to gawing 20 meters, di pwede. Kasi ang ma-encounter natin dyan is ano lang, mga boss, tawag nito, posibilidad ng countersign. Kaya sa video na ito, mga boss, kaklaro ko lang, ihambing natin to sa unang stone map na nabasa natin sa unang mga nakaraang buwan. So gilid, kuna natin ang ano, ang tatak niya dito. Palatandaan lang tong compass, mga boss, ha, ang degree dito, na mga numerong binabanggit ko ay isa lang palatandaan ang mga numero na binabanggit natin. So dito 12, ibig sabihin dito 12, itong line na to 12, at sa isa na to ang dito, line niya dito 15, at saka dito 13. So 13 to 15. Bakit dalawang tinutukoy ko dito sa gilid at saka yung itabi, yung guide niya? Ayan, ayan, yung guide niya, papunta dito. Kaya dalawa yung kinukunan ko, 2 degree yung diferensya. At dito, kaya mas mahina, mga boss, ito yung pinakamagandang compass. Ayan, o. 0-0 talaga yung, ano niya, degree. Kukuhaan ka ng degree. Dito, ang nakamarka dito, 61 to 62. 61 or 62. Dito sa kabila. Ayan, mga boss, oh. Tingnan niyo yung trabaho nila, oh. Tingnan niyo, boss, ah. Tingnan niyo yung compass. Tingnan niyo yung compass, ayan, oh. Haom ang compass, mga boss. Ayan, oh. Haom yung compass, gilid to gilid. Ang tatak dito, ganun lang din, mga boss, pareho dito sa kabila. 60 to 61. Auto 62, ayan. Tapos yung dot line dito, kung ibase natin yung line, ang naka-align dito is 18 degree. 18 degree. 18 degree siya, mga boss. Pinakamalawak doon sa dot sa ilalim. Una natin para sigurado. So alignment perfect siya na 90 degree. So 90 degree to 100 degree. So sa to pa 90 to 100 degree. So 16 to 18 degree. 16 to 18 degree. 16 to 18 degree. Yan siya, mga boss.
At ito mga boss, kunan natin ng degree, ito siya. Itong litrang C na to, yung curve sa gilid, kailangan tandaan to. Dito kunan natin ng degree, kung para sigurado. Ang tatak dito mga boss ay 5 to 6 degree. So 5 to 6 degree. Okay. 5 to 6 degree. Ayan, magkaharap na to siya mga boss, align na to dito. Kaya punta tayo, proceed tayo doon sa tunay na actual site. At bago nga pala ako makalimutan, ito pala yung una, ito yung stone map na tuturo ko, ito yung heart sign. Ito siya, rectangle, at kung iklaro mo, ito yung curving niya, heart. Ito yung curving of heart. Pero kung ibase mo pang malakihan, di basehan mo tong nag-ano dito, may pagka diamond shape siya. Pero ang klarong dot talaga niya ay heart. Kung himasin, ayan o. Heart, ibig sabihin treasure. So ito siya mga boss, dito lang, isa, ito lang yung pinakamalalim. Dapat itong line na to, dito to banda. Dito. Ito. Ang stone map na makikita natin sa isa ay ganito. Ganyan. Doon sa unang stone map, ito sa coding to is road sign. Ito. Ang dito lang, isa lang ang pinakita dahil nasa sa malapit na parte. Ang dito is open ang pinapakita mga boss, open. Pero sa ikalawang stone map na unang na-content natin, ito siya mga nakarang buwan, ito siya. Ganitong klaseng marka. So puntahan natin mga boss. Ang layo ng lalakarin natin doon sa stone map na isa ay halos layo niya is tatan siya ng mga 50 meters din ang layo. Tad-tad doon dito ng mga marka, pero kung isa-isahin mo yung mga marker, talagang malilitok at maliligaw. Pero kung isa-isahin mo siya, basahin, klarong step by step, eh talagang malalaman mo. Tsaka mo maintindihan yung ibang marka na ginawa, na connected pala doon siya sa marka na unang binasa natin. So ito lang yung stone map mga boss na makikita niyo dito, ito. Pero ang isang stone map nito makikita natin. Sayang hindi ko nakuna ng ano dito sa compass, oh, degree doon sa unang mapa. Pero sana hindi siya natabunan ng baha. Okay siya mga boss, hindi siya natabunan. Ang isang marker dito, ito siya, is alignment ito, banda na to. Ito yung east at ito yung west doon sa binasa natin kahapon. Ito siya. So, tingnan natin kung pareho bang degree. Ang kaso lang sa isang marka doon ay ito lang nangyari. Ito yung east, ito yung west, tapos ito yung heart. Heart ang pinakita doon dito, bilog lang. So, titignan natin. Papakita ko sa inyo. Kasi open siya dito. Oh, klayan yung mga boss. Oh, sinadya siyang patungan ng paa para makapagbasa ka dito. Ayan siya mga boss. So tingnan natin kung yung degree east to west, kung alignment ba siya. Tugma ba doon siya sa isang stone map na nabasa natin doon si Babaw. Ang layo galing dito,
mga estimated ko lang 50. 50 to 60 meters lang, estimated lang. So tignan natin kung east-west ba. So, ito na yung stone map doon. Ayan siya mga boss. Ayan o. East and west. Ayan. So, ayan siya mga boss. So east and west. Kung ibase mo dito yung line sa gitna, ay alignment siya to 90 degree. Ayan o. Ayan. Diba? So, ang kaibahan lang nito mga boss, may line siya dito. Pinapakita niya yung tuktok na bundok dito. Tuktok na bundok at saka dito. Ito yung kibale malalim na portion ng lupa. Ang kaibahan niya. So, tugma siya east and west dito. Heart. Kaibahan lang, hindi klarong line dito sa kabila. Dito kinalaro. Pero malayo siya, malayo. Doon sa tunay na prospect, kung ibase din natin sa tunay, mga 80 to 90 meters ang distansya. Kung i-straight natin dito, mga 80 to 90 meters ang distansya. At ito na, dito na tayo sa final na ano, kasi medyo hahaba tong video dahil pupuntahan din natin yung tunay na rectangle doon sa actual. So ngayon, natabunan lang siya mga boss yung stone map. Ayan o. So linisan ko lang siya ng kaunti kasi natabunan siya. Wala tayong dalang balde. Medyo ko na kalimutan mga boss kung ano yung content natin nung una, hindi ko na review. Pero ngayon, medyo excitement ito mga boss dahil kung ano yung declare doon sa unang stone map na yon, kagaya nito, litrang C dot dito sa ganyan na posisyon na dot dito malalim at litrang C dito sa left side, dito sa right side is ito, ay posibleng makita natin dito kung ano yung posisyon o forma ng dot dito. Ito yung pinaka excitement. At hindi natin to gawa-gawa ang mga sign mga boss ha. Dahil kung ginagawa-gawa natin, ini-scam natin yung mga content natin. Wala akong maisagot sa inyo once sa panahon na in-actual na. Kaya di pwedeng i-scam natin mga boss. Ayan. Dito malawak lang, rectangle nga tinutukoy eh. So rectangle din naman siya. Hindi naman siya perfect na ano. Yeah, rectangle talaga. Ayan siya mga boss. Ayan, klaro. Napakalinaw. Ayan. So, nahanap natin dito nga banda sa left side na to, litrang C. Ayan yung rectangle. So, ayan o, litrang C. Kita na natin. Tapos dito, ito yung malalim na dot dito. Ito o. Pinakamalalim. Malawak ang pinakita dito. Kaya, ayan. Pero, nasa labas ang C ha, mga boss. Nasa labas yung C. Ayan o, nakalabas. Kaya, medyo siya malayo dito. Doon sa unang stone map bilog dito, ang tatak dito is rectangle. Ibig sabihin ito yung posibilidad na panchon, nicho or box ang binaon doon mga boss. At itong dot na to na formang 8, ito siya mga boss. Ito lang oh. Sana klaro. Ayan oh. Yung dot niya. Ayan oh, naro. Ano siya mga boss? Formang 8. Tapos ang segundang dot dito, isa lang oh. Nagkaharap. Ayan, nagkaharap din siya. Ayan.
Tapos ngayon, para mas ano pa, tingnan natin kung tutugma ba tong line na to dito to 16 to 18 degree. Tingnan natin. At saka dito, mas maganda unahin natin mga boss ito. Oh. Magandang unahin natin. 13 to 15 degree itong gilid. So tingnan natin kung gilid ba, tugma ba doon sa sinasabi ko. 13 to 15 degree. Wala din ng magnetic stone dito mga boss ha. Dahil ang pinapakita nito, napakalayo lang din ang right spot nito mga boss. Ito'y ginawang stone map. Ayan mga boss, dito ang tatak dito, alignment siya sa east and west. Sirado siya dito 90 degree or 16 degree. Ayan siya mga boss. So dito 13 to 15. So at least connected siya sa east-west. At yung line dito sa loob, ito 16 to 18. Ito yung line oh. Kung makikita ninyo, ito yung line dito na connected dito sa paloob. Actually ang dot niya dito na iklaro natin kasi may connected pa. Di natin kinuha yung dot doon sa unang stone map. Mayroon pa kasing dot dito. Di natin ginawa. Dito, naging heart dito. Kung malalim, ito siya, naging rectangle ang heart. Tignan natin kung kuha ba itong 16 to 18 degree. Itong line na to. Papunta dito. Ayan siya mga boss. Ang sakto, ayan. Ang tatak din dito. 18 degree ang diferensya. 18 to 20 degree. Ayan siya, 18 to 20 degree. So, diferensya lang siya ng isang degree ang dito. 18 to 20 degree. Ayan siya, itong line. Dito sa kabila, tingnan natin kung 12 degree ba to. Dito, 12 degree. Tingnan natin. So, east to west lang din siya mga boss. 90 degree sarado or 16 degree. Direkta niya, sentro yung C. Ngayon, dito sa kabila, 60 to 62. Tignan natin kung confirm ba rin dito. 60 to 62. Free will yung compass mga boss ha, hindi nakasayad. Masigurado, pulido. Para hindi tayo sasabihang scam. Mayroon kasi mga malilikot yung utak na mahirap paintindi. Ayan siya mga boss, free will yung compass. Ayan oh. Dito tumugma siya. 60 to 62. Dito naging 63 mga boss. Puro pasok din siya sa sinasabi natin. Ayan. Ayan yung compass, free will yung compass. Ayan oh. Oh. Naka-free will yung compass. Ayan, 60 to 62. Tugma siya mga boss. At mas lalo na dito sa baba. Dito. Pareho lang din ang di klaro, medyo pinutol siya dito mga boss oh. Dito lang ang may line. Dito na parte, pero pinutol siya. So, ibig sabihin dito, pinutol din oh. Kaya kahawid siya at pareho. Ayan. Ayan. Pareho lang din dito 61 to 62. 64 degree or 360 degree pointer north to south dito. Dito 61 to 62. 2 degree yung diferensya. So ayan, tugmang-tugma at parehong-pareho doon sa binasa natin mga boss. Ito yung confirmation. Una natin itong nakita na stone map. At ikalawa ito. Pero at least na linawan tayo na dito sa parte na to, kung i-point mo nung unang stone map doon at galing dito, ay nilagay ang isang stone map dito sa bandang north, northeast 40 degree at isang stone map doon nakalagay doon sa 40 degree dito yung red. Ayan o, 40 degree. Tapos sa kaharap din niya, itong itim dito, yung stone map naka align din siya sa yung itong yung bilog, yung itim na 40 degree. Alignment siya sa southwest dito.
So estimated ko lang kanina 50 to 60 meters o 40 degree ang nakatatak dito. So posibilidad siya na 40 meters lang siguro ang layo galing dito sa isang stone map. So puntahan natin yung tunay na rectangle na prospect dito, mga boss. Sa mga naghahanap kung saan yung tunay na dig site, dig spot, andito lang siya, hugis rectangle yung bato, yung lupa. Malawak na rectangle, mga boss. Pero nung yung stone map na yun, mga boss, aksidente ko lang siya nakita noon, nung una. Dahil napaka ano siya, na nung bumaha ay lumitaw, na anod yung mga damo. Ito lang yung matandang Chinese bamboo, mga boss. At ito yung malawak na tawag nito, rectangle. Ang rectangle na to na malawak, mga boss, ay ang lupa. Malawak na lupa, rectangle. Tignan nyo yung terrain na yan. Yung gilid na yan. Ayan, yung pabundok, ayan. Parang ginawa siyang rectangle. Mayroon siyang mga boundary na ginawa. May mga boundary na ginawa dito. Ito, ito. Ito yung line. Ayan, oh. Naging rectangle siya, mga boss. Papunta dito. Ayan, yung boundary ng bato na yan. At, ayan, oh. So, ayan. Ito yung matandang bamboo. Chinese bamboo, ayan. Tapos, pinuto na lang. Ayan, na may bagong tubo. Ito yung malalim na portion dito, kaya ginawa siyang number 8. Bilog. Parang malalim na bahagi, para siyang bilog at saka isang number 8. Siguro ginawa itong decoy marker. Tapos yung mga marker dito, dito lahat to travel. At tabi-tabi apo sa mga gwapo diyan na nakatira dito. Yung kagaya kong gwapo. Joke lang, mga boss. So ayun lang yung stone map sa banda na yon. At yung stone map na kanina andun sa bandang west, yung pinapakita ko, yung stone map doon ay ito siya. At yung sa ilog andun yung stone map doon, isa. Tapos ito na yung pointer dito. Ito na yung pinapakita natin, east west, oh. Ayan siya, mga boss, oh. Tugma yung compass. Ayan, oh. East west na 20 degree. Ayan, 20 degree. Andun yung stone map na dito yung tinatansya natin nung una. Ngayon, galing sa matandang Chinese bamboo at yung number 8, ito siya, ay alignment niya 16 to 18. So ibig sabihin, dyan katatayo mismo sa gitna na yan, Chinese bamboo at saka to bilog. So ang tinutukoy ko dito ka mismo tatayo dito. Dito. Target mo yung 16 to 18 degree. Pag target mo nang ganyan, 16 to 18 degree, yung sentro tatama doon sa tunay na dig spot. So dito yung tunay na dig spot. Bakit ko tinuturo, mga boss? Dahil kampante ako dito at sure na sure kung magkakapira man ako balang araw at saka may gustong mag-finance dito. Ito na yung tama at saktong i-treasure natin. Pwedeng bakoy natin, mga boss. Dahil walang problema ang may-ari dito. Mga relative ko lang yung may-ari ng lupa dito. Ito siya, mga boss. Ito yung sentro. Imposible hindi kayo maniwala, mga boss. Dahil connected yung dalawang stone map na yon at tugmang-tugma dito sa binasa natin. At yung C dito, dito lang natin yan makikita sa parte nito. Dito niya natin ang makikita ang C pattern. Ngayon, nung una binasa natin, medyo siya malinis dito ngayon. Madamo na dahil straight na yung ulan. So, ayan siya, mga boss. Sana may nakuha kayong idea dito sa ginawa kong decoding sa area na to, mga boss. Maraming salamat at good luck sa atin lahat.
Tamang-tama, tapos na yung content natin at ngayon pa tumulo yung ulan. Maraming salamat ulit sa panahon. Binigyan tayo ng oras. Napakabait ng panahon, mga boss. Di naman tayo maano pag ano pag-uwi dahil mayroon tayong sisilungan. At hindi pa ano yung ulan. Time check, alas 4:50 ng hapon. Yan siya. Dito, tad-tad ng mga marker dito. Puro mga butas sa kilid. Patabingi yung mga butas. Ibig sabihin, tunnel. Parang sinuksok lang yung prospect na binasa ka doon. Una yung stone map. Sa tabing ilog at saka dito. So, kung dito ka tatayo sa gitna, left and right ratio. Left and right ratio.